Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga mangkasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis. Kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka dito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias
at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi natuyo ang langi sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap. Ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisinungaling? Poon, sami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuroon ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan, nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon, sa ami pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, liwanag mo'y sa amin pasikatin. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin. Higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon, sa amin pasikatin, liwanag sa iyong piling. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't tinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan, hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin
ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Father. Isang kwentong nakakaantig, pero nagpapakita at nagbibigay ng inspirasyon ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Ito po ay kwento ni Elias na inutusan ng Panginoon na pumunta sa isang babaeng balo sa Sarepta. Nung panahong iyon, lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang. Ang babae, hindi pwede. Kaya naman, yung babaeng balo, dahil wala na ang asawa niyang lalaki para magtrabaho para sa kanila, itinuturing na walang-wala ng lipunan. Dahil patay na ang asawa ng babaeng balo, walang-wala na ito. Walang-wala. Ngunit kahit walang-wala ang babae, nang humingi si Elias ng maiinom at makakain, sinikap ng balo na bigyan pa din si Elias. Ang pagkakasabi nga sa kwento, kakaunti na lang yung harina sa lagayan. Gagapatak na lang ang langis sa tapayan. Pero ginawa pa rin ng balo ang harina at langis na tinapay para maipakain kay Elias. Para makakain si Elias at ang sarili niyang anak bago man lang sila mamatay. Tinan mo nga naman ano, yun na lang yung kahuli-hulihang pagkain nung balo. Paubos na ang harina. Natutuyo na yung tapayan ng langis, pero binigay pa rin ng balo kay Elias. Ngunit gaya nga ng pangako ng Panginoon na sinabi ni Elias sa balo, hindi mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ito yung pangako ng Diyos. Ito yung pangako ng Panginoon. Hindi mauubos ang harina at hindi matutuyo ang langis. Ganun nga ang nangyari. Hindi naubos ang harina at hindi natuyo ang langis ng babaeng balo. Mga kapatid, ganito po yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad sa ating ebanghelyo. Kung paano maging asin at ilaw ng sanlibutan. Minsan, dumarating ang panahon na parang nananabang na tayo. Naranasan nyo na ba yon? Yung natatabangan ka na sa relasyon, natatabangan ka na sa trabaho, nananabang ka na sa pag-aaral, o parang wala nang lasa ang iyong buhay. O para ding ilaw, yung nararamdaman mong napupundi ka na, aandap-andap
at kukurap-kurap na lang ang naibibigay mong ilaw. Maaring dahil sa inis, maaring dahil sa galit, stress, o hirap ng buhay, yung parang napupundi ka na, nananabang ka na. Ang pinapaalala sa atin ni Jesus, tayo ang mga asin, tayo ang mga ilaw. Ibig sabihin, ang silbi natin ay magbigay ng lasa sa mundo. Kaya hindi pwedeng natatabangan tayo. Ang silbi natin magbigay ng ilaw sa mundo. Kaya hindi pwedeng mapupundi tayo. Yun yung ating halaga at silbi. Kasi kung nawalan ka na ng lasa, nawalan ka na ng liwanag, wala ka ng silbi. Iba yung nawala ng panlasa, ha? Yung nawala ng panlasa, pumunta na sa ospital, may COVID ka na, no? Iba yon, no? Pero yung ikaw yung nagbibigay ng lasa, ikaw dapat yung nagbibigay ng liwanag. Kasi kapag wala ka ng lasang ibinibigay, kapag wala ka ng ilaw na ibinibigay, itatapon ka na lang. Kasi wala ka ng silbi. Parang asin. Imaginin mo ang asin na walang alat. Ano yun? E di parang buhangin. Tinatapak-tapakan na lang. Ang ilaw, kapag napundi, papalitan. Itatapon. Dumarating ang panahon na tatabangan tayo o napupundi. Pero, ang pinapakita ng Diyos, Siya ang magbibigay ng lasa. Siya ang magpapanauli ng alat. Siya ang magbibigay ng liwanag sa atin sa tuwing tayo'y natatabangan, sa tuwing tayo'y napupundi. Ibig sabihin, hindi tayo matutuyo. Hindi tayo mawawalan. Sapagkat Diyos ang magpupunan. Kung napapagod ka sa iyong buhay, natatabangan sa iyong relasyon, nananabang sa iyong trabaho, pag-aaral o buhay, kung ikaw ay napupundi, humingi ng lasa, humingi ng ilaw sa Diyos, sapagkat Siya ang magpapanauli. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami.
ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin. Nang sa gayon, kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming iniyahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Maangkamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.